Oy, magandang araw po sa inyong lahat muli, mga best friend at mga Iron Man. At sa pagkakataong ito ay gusto ko pong i-tackle yung mga tanong sa atin na pare-pareho doon sa ating comment session. Ang tanong nila, bakit daw na ang welding rod ay dumidikit? Pero bago yan mga best friend, ay kung bago ka po sa ating channel, huwag mo pong kalimutang mag-subscribe, okay? At kung makakatulong po sa inyo ang video na ito, sana mailing po kami sa inyo ng likes. Kasi po, unang-una po, ang pag-welding dapat nating maintindihan kasi na yan po ay ang pagtunaw ng dalawang bakal. Sabi nila, pagdidikit. Oo, pagdidikit nga. Pero, ang dapat na maging aim mo ay ang tunawin ng dalawang bakal. Halimbawa, ito po. Yan. Dapat ang maisip natin, ang tinutunaw natin itong dalawang bakal. At saka yung welding rod mo. Tutunawin mo yan para magdikit sila. Kasi parang plastic yan. Parang plastic. Pagka natunaw, tapos nagsama sila, magdidikit sila. Tama po, ganun yun. Parang yung sa panday, di ba? Kung napanood nyo yung panday, di ba? Ang ginagawa niya, tinutunaw mo nila yung bakal, tapos pinupukpuk nila. Ginagawa lang espada or kutsilyo. Ganun yun. Dapat matunaw. Bakit ko po sinabi yun? Kasi, kung mag-welding ka, dapat alam mo yung lakas ng kuryente o ng init na dapat ay makatunaw dito sa mga bakal na to. Kaya po, kung mapapansin nyo, ang welding rod hindi lang isang klase. Gaya ng ating napag-aralan sa ating mga previous lessons ng welding lessons sa number 2 o number 3. Makikita nyo ron, may iba-iba tayong welding rod na ipinakita, di ba? May iba-ibang taas ng amperes na kailangan mo sa isang welding rod. Halimbawa, itong manipis na welding rod, 2mm. Ang ampere na tutunaw dito ay 50 to 70. Ngayon, balik tayo sa tanong. Ang tanong, bakit dumidikit ang welding rod? Kasi, ang welding rod po, may kanya-kanyang laki. At merong amperes na tutunaw dyan sa welding rod. Ang unang-unang dahilan, baka ang iyong ampere ay mababa doon sa hinihingi ng welding rod mo na ampere na tutunaw sa kanya. Kasi po, ang welding rod po, ang sinusukat po dyan ay yung bakal niya. Ito, gaya ng 2mm, 2.5mm, gaya ng 3.2mm, 4.5mm. Yun yung mga bakal na nasa loob ng welding rod na dapat mong tunawin. Ngayon, merong certain init na dapat siyang maabot o dapat mong maabot para matunaw yung welding rod mo. Okay? Halimbawa, itong isang welding rod ko rito, 2.5mm welding rod. Ang gagamitin ko rito ay yung ampere na tutunaw na sa 2 millimeters. Ito 2.5 to, di ba? Doon tayo sa 45 ampere. Tingnan nyo. Didikit siya. Tingnan nyo, didikit siya. Di ba dumidikit lang? Bakit ganun? Kasi nga po, hindi niya naaabot yung init na pwedeng tumunaw doon sa iyong bakal. Pero, pag ito inilagay mo sa 70, kasi itong 2.5 millimeters na welding rod ay matutunaw sa 70 to 90 amperes. Lagay natin sa 70 amperes. Oh, hindi na dumikit, 'di ba? Ah,
At isa rin sa dahilan kung ba't dumidikit minsan, hindi natin na papansin na yung ating welding rod po ay napudpud na yung parang pulbura niya o yung plak niya. Ayan, kung makikita nyo, parang ganito, oh, pakita ko ah. Ayan oh. Hindi natin napapansin na yung welding rod natin, yung plak niya ay naupod na, kakatuktok natin. Halimbawa, nabasag na ganyan, no? Yan. Kita nyo yan? Ano na yan eh, bakal na siya eh. Kaya, bakal na yan eh. Kaya, ang mangyayari dyan, bakal sa bakal na, magdidikit talaga. Wala yung kanyang plak. Okay? Yun ang isa pang dahilan ng pagdikit ng ating welding rod. At isa pang rin dahilan, ay yung tayo po ay nagwe-welding ng halimbawa bago pa lang. Halimbawa, kay start mo pa lang ang wini-welding mo, hindi pa mainit. Tsaka yung welding rod mo hindi pa mainit. Syempre, kahit na nasa right amperes ka. Halimbawa, ito 70 amperes ang hinihingi nito, nasa 70 amperes po tayo. Ayan, nasa 70 amperes po ang ating set. Ano, kahit na 70 yan, pag ito bago pa lang, yung hindi pa mainit ang ating rod at saka ang ating wini-welding, tingnan nyo, didikit din yan. Ito ah. Oh. Dumidikit pa rin. Kaya ang gagawin nyo, dapat sa pagwe-welding nyo, sa mga projects nyo, ang gagawin dapat natin, meron tayong isang bakal na hindi ginagamit. Halimbawa, ito, bakal na hindi natin ginagamit. Lagi natin ilalagay dyan. Tapos, dun ka magkakaskas. Yan. Kakaskas ka. Hanap ka ng kaskasan yan. Diba? Yan. Para pagdating mo rito sa project na ginagawa mo, hindi na siya didikit. Dire-diretso na siya. Okay? Yun ang mga dahilan kung bakit po dumidikit ang ating welding rod. Madalas, hindi natin napapansin yung ating ampere ay mababa doon sa hinihinging ampere ng ating mga welding rod. Diba? At isa pa rin dahilan, yung bagong welding, nag-welding ka pa lang, syempre hindi pa mainit yung welding rod mo tsaka yung ni-welding mo. Talagang minsan, didikit-dikit yan. Kaya ang kailangan mong gawin ay dapat meron kang kiskisan. Ganito, di ba? May kiskisan ka, dumukakaskasin, tapos pagka kumikislap na o nag-umpisa na siya, itutok mo na ron sa iyong wini-welding. Dapat talaga, lagi kang may ganito ha, kasi huwag kang, ano, huwag mong gagawin na yung wini-welding mo mismo, dun mo kikiskisin. Kasi dudumi yun. Tapos, sasandarin mo na naman yun, panibagong trabaho. Unlike meron kang talagang kaskasan na marumi na, hindi mo naman gagamitin, retaso lang na bakal, dun mo ikakaskas. Okay? At ang isa pang dahilan, kuminsan, ay yung sinabi ko nga na yung inyong ano, ito, yung inyong welding rod ay yung dulo ay wala na po siyang plak. O wala na siyang pulbura. Na, parang pulbura yan eh. Yan. Kung mawala na yan, ang dumidikit na lang ay bakal sa bakal, nagbabaga na siya, dumidikit na sa iyong wini-welding. So, yun po ang mga dahilan na ating maibabahagi sa inyo kung bakit dumidikit ang welding rod. At hanggang dyan po muna ang ating maibabahagi sa tanong na bakit dumidikit ang welding rod sa iyong wini-welding. At sana po nakatulong ang video na ito at kung ito'y nakatulong sa inyo, mga best friend, humiling po kami ng inyong like. At kung bago ka po sa ating channel, please subscribe na po kayo sa ating channel at just click the notification bell para po ma-inform po kayo sa ating mga upcoming videos, okay?